Hi guys! Usapang Rosmar at Katray. Hinintay niyo to? Okay? Makinig ng mabuti. Let me make it clear that I have no issue with Rosmar and Katray. Ayang is my friend, but the case where they are all embroiled, hindi ako kasali. Did I not say that? Okay. Wala akong issue kay Rosmar, kaya wag niyo kaming pag-aawayin. Wala akong sinabi against sa kanya. At kung may sinabi man siya about sa akin, na gumawa siya ng video attacking me, na wala akong ginawa sa kanya, alam niya na maghahalo ang balat sa tinalupan. Kilala ako ni Rosmar since 2020 pa. And ako, personally, hindi kami magkaibigan pero hindi rin kami magkalaban. Claro? Next, Katray. In-approach ako ng maayos ni Miss Kat Melendez na papadalhan niya ako ng mga products niya. Flinex ko, di ba? May narinig ba kayong sinabi ako na may sinabi akong negative against sa kanya o sa produkto niya? Wala. Nung tinanggap ko yung products niya, Flinex ko pa. Akala niyo ba hindi alam ni Miss Ayang yon? The moment she messaged me, I already told Miss Ayang directly kasi alam ko na nung time na yon kung ano ang nangyayari behind the scenes. May narinig ba kayo sa akin? Wala. Not even Miss Ayang at that time. Therefore, I want to make it clear. At kaya hanggang ngayon, there is no defense of Miss Ayang and there is no offense against Katray or Rosmar. Hindi ko nga laban, ba't ko bibilhin? Pag magsasalita na ako against them, edi binili ko na, diba? Okay. Next, I want to be honest, however, na may isang kasali sa isyung ito that I had to fire. I had to cut ties. Bakit? Kasi fraudulent ang galawan niya. In my entire time, pabalik dito sa TikTok, dalawang CEO lamang po ang aking finire. Isa ito, bago pa man lumabas ang mga issue against sa kanya, publicly, alam ko na kasi months ago pa, di ba? So I fired her. I still have our conversation in my Facebook. Sinabi niya, ma'am, wala naman po akong issue, wala po akong kaso. Ang sagot ko sa kanya, magkakaroon pa lang po at ayoko na pong makipag-work sa'yo dahil ayokong madamay at ang ginago mo ang kaibigan kong si Ayang. Pangalawa, ang pangalawang CEO na to na akala niya siguro na kalaban ko ay Katray, ay common comment siya, pero hindi niya ma-focus ang sarili niya sa katoksikan niya at sa mga produkto niya walang FDA approval at talaga namang hindi maganda. At ayoko nang i-endorse dahil ayokong madamay sa kung ano ang meron siya at brand niya. Sana klaro po itong lahat at sana may natutunan kayo. Ingat! Mwah!